conversation na yan. Yun ang chili po. What means you para? Maraming bagay. Una, maraming masasarap. Ang alawa, parang ramdam natin, hindi pwede yung tagpulong. Tawag mo sa division. Parang sa alaala, yung tagpulong. Yung sa pag pinatawag mo yung servisyo, parang ang pakiramdam ko, wala akong sa akin po, hindi lang sa mga Cebuano, pero sa buong Pilipinas, yung pagkakataon sana na mas empowered yung mga maliliit, mas binibigyan ng boses na pamahalaan, mas binibigyan ng pagkakataon sa Pilipino. Yun kasi yung aking pinanggalingan, kapatala ko nagtrabaho for the basic sectors. Yung paniniwala na pag binigyan sila ng boses, sila yung may solusyon sa sarili nila mga problema. Yun yung pinakabuod. Yung Cebu kasi parang kakaiba ito para sa akin. Dahil nga ito yung huling pinanggalingan ng asawa ko bago siya namatay. Kaya every time I come, parang a part of me is here already. Iba siya kesa sa ibang lugar. In the sense na parang yung Cebu pa yung huling nakakita sa asawa ko kesa sa amin. One question lang. One last question. Ma'am, you're about to visit the relocation site. May we know your thoughts about urban housing problems in the country? Ako kasi yun yung ano, yun yung pinaka flagship na proyekto ng asawa ko. Housing. Kahit nung bago siyang mayor sa Naga, gumawa siya ng sariling modelo. Main modelo niya, yung informal settlers are not treated as beneficiaries, but they are treated as partners in development. Naging very successful din sa Naga. In fact, yung informal settlers na programa ng Naga, renowned international, maraming processes. Kaya ako naman sinusubukan ko na pag may pagkakato, lalo na pag magaganda proyekto tungkol sa informal settlers, nabibisita. Kasi it is something na very close to our hearts dahil matagal yung pinagkakasin. Thank you. Thank you.